Oh, mga bata. Hello, ito si Paring Don. Yes, kung ikaw ay bata pa, eh pwede rin namang mga thunders. Basta beginner. Okay? Basta baguhan, pwedeng-pwede ang tutorial na ito. Ituturo ko ang isang easy guitar song for beginners at yan ay ang Happy Birthday. Happy Birthday song. So basta beginner ka, dito ka sa video na ito. Kung di mo pa alam kung paano talaga tumugtog ng gitara, o kaya naman eh nakapanood ka na ng basic guitar lessons yan sa YouTube, tapos wala ka pang natutugtog na kanta. O ito, kaya naman meron ka na natutugtog, tapos hindi mo pa alam itong Happy Birthday, di ba? Saka naghahanap ka talaga ng ano, ng mga easy songs. So, dagdag mo ito sa iyong kalinangan. Kung gusto mo ng ano, naka-focus sa mga basic guitar, as in kumpletong basic guitar tutorial, meron si Paring Don yan. Marami na rin views ang video na iyon. So, puntahan mo lang, Guitar Tutorial for Beginners. Siyempre, Tagalog yun. So, Paring Don. Eh, makikita mo naman yung video na yan kung mag-subscribe ka, di ba? Subscribe ka na kasi. Basic din naman itong video na ito. Kaso, naka-focus tayo sa pagtuturo ng Happy Birthday, okay? At isa pa, bago tayo mag-umpisa, kailangan nakatono na ang iyong gitara. Eh, Paring Don, hindi pa nga ako marunong eh. Eh, naka-focus nga tayo sa Happy Birthday song, pagtuturo noon. So, dapat nakatono na yan. May nagtono na para sa iyo. Kaya naman, natuto ka ng magtono. Pero wala dito sa video ang pagtutono. Pwede ka rin naman manood ng paano magtono ng gitara ni Paring Don. Nasa channel ko rin yan. So, Happy Birthday song. Ano ang mga chords na matututunan mo rito? Meron tatlong chords ang kantang ito. Ito ay D. Pangalawa ay G. Pangatlong chord ay A. So, ituro ko na yung unang chord. D. Ang gitara ay mayroong anim na string. Number natin, okay? Pagka yung sa baba, itong pinakamanipis, number 1 yan. So, automatic, paakyat, 2, 3, 4, 5, 6, okay? So, string 1, yung pinakamanipis, tapos string 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pinakamataba, 6. So, ilagay mo ang iyong hintuturo sa 3rd string, sa 2nd fret. Anong ibig sabihin ng 2nd fret? Ito ang 1st fret. Ayan, itong box na yan. Ito, tawag dito fret bar. Yung makinang na yan, fret bar yan. Yung metal strip na yan. Yan ang indikasyon na yan yung fret 1. And then, ito yung area na yan, fret 1 din yan. Fret 2, fret 3, fret... Asan ako? Fret 4. Okay? And so on. Ito ang tatandaan mo, ha? Kailangan yung dulo ng daliri ang pinantutuon mo. At huwag itong ano, dinodrawingan mo ng muka. Dito sa dinodrawingan mo ng buhok. Okay? Yan, dulo ng daliri. Dapat ang nakapatong na ganiyan. Okay? So again, 3rd string sa 2nd fret. Okay? And then, susunod, middle finger, 1st string, 2nd fret din. Okay? So, pagkasyahin mo siya, hindi mo kailangang pantayin dahil malawak ang square. Basta 2nd fret pa rin yan. Okay? And then, itong ring finger, dadalhin mo sa 2nd string, sa 3rd fret na. Okay? Nakikita mo yung ano, ating chord chart, masusundan mo yan. Kasi may mga numbering naman dyan. Okay? So, yan ang D. Ito para makita mo yung ibang angulo ng pagpatong sa D. Maraming paraan ng pagtugtog sa gitara. Ang mahalaga, ang pinakang concentration natin ay makalabit yung mga string na tinutuunan ito. At saka doon sa chord chart, makikita mo, merong X dyan. So, ibig sabihin, hindi mahalagang tugtugin yon. At meron din nakalagay na 0 or ano ba yan? 0 or O. Anyway, kahit ano pa yan, eh, open string lang naman ang ibig sabihin niya. So, 0 or O, open string siya. So, kasama siya sa tutugtugin. Okay? Example na gagamitin kong pantugtog ay thumb. So, ayan, nakalagay, XX daw ang 6th string at 5th string, di ba? Ngayon, tutugtugin ko na yung open 4th string. Tutugtugin ko yung susunod na mga strings, pero
kailangan eksaktong nakapatong sa mga strings itong ating D shape, yung balat ng daliri mo, walang nadadampian kung ano man. Basta solong yung mga itinuro kong patungan, yun lang dapat ang napapatungan. Kung meron nadadanggi yung iyong mga balat, baka hindi mo mapatunog ng maayos yan. Okay. Isa pang pwedeng dahilan kung hindi mo mapatunog ang iyong mga strings ay hindi mo na ilalapit ang iyong pagpatong sa fret bar. Mas madali tumunog kung malapit ka sa fret bar. Mas lilinaw yan, mawawala yung... Ayan, may nagbabuzzing, di ba? Kung dito yan, lumilinaw na siya. So, patutunogin ko na isa-isa. Again, sa open 4th string, 3rd string, 2nd string, 1st string. Paring doon, ang sakit. Masakit pala iyan. Ah, ganun. Eh, ganun talaga. Kung first time mo na makabuo ng chord at first time mong pumatong sa mga strings, yes, walang mali sa ginagawa mo. Masakit talaga. Okay. Napaka-fresh pa niyang balat mo sa daliri. Kaya ganyan talaga. Tingnan mo aking daliri. Mga matitigas na yan sa dulo. Okay? Walang gitaristang hindi nakaranas niyan. Tuloy lang natin. Okay? So, inisa-isa ko yung string. Ngayon, strum ko na. Ano ang strum? Ibig sabihin, pagpapatunog ng maraming strings sabay-sabay. Okay? So, yung ginawa ko. Thumb lang ang ginawa ko. Ngayon naman, ibahin natin ang, ano bang iba pang pwedeng gamitin. Pwede rin naman itong gawin mong pick ang kuko ng daliri mo sa hintuturo. Pwede rin naman. So, mula 4th string pababa. Isang straight lang, isang strum. Ngayon, yung bigat na gagawin mo, na ibibigay mo sa mga strings, ay hindi mo pa kalkulado. Kaya, sa umpisa, medyo hindi mo alam ano ba, malakas o mahina. Nag-uumpisa ka pa lang, sige lang, tantsahin mo ng tantsahin hanggang sa maging malinis na ang strum mo. Okay? Ngayon, pwede rin namang maraming daliri. Pwedeng parang pa-brush ang stroke mo. Maraming style kung paano i-strum. Ito naman, hindi brush. Titigasan, medyo matigas yung mga daliri mo. So, dadaw mo ganyan. O, diba? Kung gagamit ka ng pick, ganun din. Tatantsahin mo, baka sobrang lalim ng mababaw-babaw lang, okay? Ang mahalaga, makakalabit mo ang strings. Aalamin mo yung tamang timpla ng tunog ng strings. So, ikaw na mag-a-adjust niya. Okay? And that's it. Yan ang D chord. Susunod na tayo sa chord na G. Yung tipa na lang ang ituturo ko. Marami na akong naibigay na tips kung paano patunogin ang chord D. So, sa chord G, i-apply mo lang naman yung itinuro ko sa D. Okay? So, ang chord G, gamitin mo ang ring finger sa 6th string, 3rd fret. Middle finger, 5th string, 2nd fret. And then, hinliliit, 1st string, 3rd fret. Okay? Oh, strum natin. Mula 6th string pababa. Pinapatunog, walang X, di ba? Lahat may tunog. So, open string ang mula 4th, tapos 3rd, tapos 2nd string, di ba? Ngayon, kung nahihirapan ka rito, maganda actually itong pwestuhan ng daliri na ito. Kung masasanay kayo rito, maganda. So, ipakita ko ulit ang pwesto ng G sa ganitong angle. Okay? Alright. Meron pang isa pang pwedeng gawing pwesto ng daliri para sa G. Eh, maganda sana, masanay ka rito. Napakagandang tipa nito. Pwede mong gamitin yung index sa iba pang mangyayari balang araw. Pero kung talagang beginner ka, hindi mo kayanin ito. Sige, ituro ko muna yung medyo mas madaling gawin. At ito yon. So, paano ang ganitong G? Gagamitin mo ang middle finger sa 6th string, 3rd fret. Hintuturo sa 5th string, 2nd fret. And then, yung iyong ring finger, 1st string, 3rd fret.
So nag-iba yung daliri, same chord, G. So strum natin. Yeah. At ang pangatlong chord, A. Ganito ang tipa. Itong chord na A, nasa second fret lahat ng ipapatong mong daliri. Sama-sama sila, tatlong daliri, sama-sama sa second fret. Gawin na natin itong fourth string, dun sa pinakang huli mo ilagay itong yung index. Kasi nga, pagkakasyahin natin, so second fret, di ba lahat? So index, fourth string, second fret. Middle finger, third string, second fret. O, medyo nasa gitna siya ng area. Tapos yung last, yung ring finger mo, second string, o, second fret din. Kaya ito yung pinakang nasa malapit sa strip, sa metal. Okay? So, puro second fret, fourth string, third string, second string. So, ang mahalaga dyan, wala kang nadadantayang string sa iba. Halimbawa, itong first string dapat open. Eh kung nakadantay ang merong nakakapitan ng balat yan, hindi tutunog yung first string na yan. Tulad nito. Siguraduhin mong yun lang talaga ang pinapatungan na string. Ito, huwag kang mahihiyang i-bending yan. Baka itinutuwid mo. Huwag mo itutuwid na ganyan. Okay? Kailangan open kasi yung mga strings na yan. O. Ayun. Hindi na tumatama yung balat. Okay? Lalo sa fifth string lalo, open din yan. Oh, patugtugin na natin ang A mula 5th string pababa. Alright, yan ang A. Okay na? Handa na tayong mag-happy birthday? Okay. So mag-chord D tayo. Bumilang ka ng 1 and 2 and 1 and 2 and. Kaya mo? Nabibilang mo? So habang bumibilang ka niyan, isabay mo yung isang strum na down. So, ibig ko sabihin, wala mo ng chord. 1 and 2 and 1 and 2 and. Oh. Ngayon, lagyan natin ng D chord. So, 1 and 2 and 1 and 2 and. Alright? So, magkaroon tayo ng intro. 1 and 2 and. Yung hanggang doon, tawagin natin siyang isang bar. Kung ita times 4 natin yan, apat na bar. So, apat na 1 and 2 and. Okay? Let's go. Apat na bar. 1 and 2 and. Pangalawang bar. 2 and. Pangatlong bar. 2 and. Pangapat. And 2 and. Then, start na yung kanta. Isang bar lang na D. Happy 1 and 2 and. Then, lilipat ka na ng ibang bar, which is A. So, A chord. Ito yung sa lyrics na U. To U, so A. 2, 1, and 2, and. Ito, uulitin mo yung happy birthday, di ba? Happy. Tapos, A ulit yun. Isang bar lang. Happy, 1, and 2, and. Balik sa D. 1, and 2, and. Tapos, happy. D ulit. 1 and 2 and then G, isang bar. G and 2. Happy, balik sa D. 1 and. Ngayon, ito ay maikli lang, hindi umabot sa 2. Yung bar na ito ay 1 and. Tapos lipat ka agad sa A. Tapos ganun din. 1 and then ending ka sa D. To you and to and. So, konting demo dun sa maikling D and A na iyan. Happy birthday, happy birthday. Ito na. Happy 1 and D and 2 and. Gets? Paring dun, nahihirapan ako sa paglipat. Bilang beginner, sasauluhin mo yung iyong mga daliri ay mag-e-enhance ng kanyang memory. Ano ibig sabihin ng paring doon? Ibig sabihin, yan ay tinatawag na muscle memory. Ang iyong mga daliri, sasanayin niya yung mga tipa na yan. Hindi lang yung utak mo ang magsasaulo. So pag nasanay na yan, wala nang problema sa paglipat-lipat. Sa umpisa, talagang, ay, paano nga ba yun? Ah, syempre, hindi mo sa ulo, kaya nga tinatanong mo, paano nga ba yun? Okay? So, sa kaka-practice, nagiging automatic na. Alam mo na yung G, alam mo na,
ano, G ba ito? Alam mo na yung D, alam mo na yung G. Okay? Huwag kang ma-problema masyado dyan. It's all about muscle memory. Magiging automatic kung practice ka ng practice. Bilang pagtatapos ng tutorial na ito, bubuoyin natin ang happy birthday song. Okay, first bar. 1 and 2. And second bar. 2 and 3rd bar. 4th bar. Kanta. Happy birthday to A and to and A and to D. To happy birthday G. Happy D and A and D and to happy birthday. Inulit. Day to A and to happy A and to and D and to happy D and to and G and to D and A and D and to and D. Alright, so lalagyan mo lang ng isang D para matapos yung kanta. Kapag nasanay ka na dyan sa itinuro kong yan ng happy birthday, itry mo naman itong advanced na strumming. Kumbaga, nadagdagan na siya. Ang bilang natin sa bar ngayon ay 1 and 2 and 3 and 4. Diba kanina? 1 and 2 and, diba? Ngayon, 1 and 2 and 3 and 4. At ang gagawin nating strumming ay down, up, down, up, down, up, down. Kada bar or kada chord. Okay? Kapag ka namasteran mo na talaga yung itinuro kanina. Okay? Itry mo na ito. So, D, down, up, down, up, down, up, down, up. So, sa isang bar, 4 counts. 1 and 2 and 3 and 4. So, unang bar, down, up, down, up, down, up, down, up. Pangalawang bar, okay? 1 and 2 and 3 and 4. Pang-apat na bar, kanta. Happy birthday to A. A ulit. Tapos D. Okay? Happy birthday G. Tapos D, 1 and 2 and A and 2 and D and 2 and 3 and 4. Yun. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, yan ang happy birthday song para sa'yo. Baguhan. Ayos ba yan? Marami pang tutorial dito sa aking channel, kaya huwag kakalimutan mag-subscribe. Tatandaan, mag-gitara tayong lahat. Paring Don here, appear!